Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in USA, Canada, and Australia. I would like to introduce to you our recent NGN passer, a part of Health Carousel Scholar, Mr. Jomel De Gaspi, USRS. Hi, sir. Good evening. Saan po tayo located, Sir Jomel? Po. Good morning. Nandito po ako ngayon sa Gabaldon, Nueva Ecija, sir. Ah, that's nice. Sir, how does it feel po that you are now a USRN? Very self-fulfilling, sir. And at last, yung mga pinaghirapan ko in the past, nakuha ko na rin po yung matagal ko na rin na inaasam-asam sa mga pinagdaanan ko po sa lahat ng mga dinaanan namin, nakasama yung pamilya ko. So I am very happy po and glad na makapasa na po ako sa NCLEX. And we are also happy, sir, no, with yes your po. Achievements. Yes, so sir. Before we go through your journey po, no, we would like to know you better. Could you give us your educational background, working experience po leading up to your NCLEX preparation? Bali, I graduated way back 2008 at College of the Immaculate Conception. But then, sir, hindi po ako nakasabayan na makagraduate ng kasama ng mga classmate ko. Kasi kailangan ko mag-makeup duties. So, I graduated po May. Sila po April, ako naman nakagraduate po ako ng May. So, I took the board exam on the same year. But during my review, sa kalagitnaan po ng review, nagkasakit ako. So, half of the class po, hindi ko na-attendan. But then, nag-take po rin ako. I take the risk to take the board. Unfortunately, I was not able to make it. So, yun po. Nalungkot. Siyempre, nanghinayang sa mga oras na nagdaan na hindi ko po naipasa. But then sabi ko, marami pa naman chance. So, after a year, sumubok po ulit ako sa Manila naman. So, this time, kasi sir, budget-wise, wala na rin pong budget. Nag-self-review ako that time. So, nag-file ako ng exam. But then, unfortunately, again, I failed for the second time. So, sabi ko sa sarili ko, baka hindi para sa akin yung nursing. So, nag-iba po ako ng karera, ng buhay. Pinasok ko yung pagbabarko. So, for one whole year, nag-obtain ako ng Seaman's book. Nag-attend ako ng mga trainings. Tapos, nag-affiliate din po ako sa malapit dito sa amin ng mga hotel na malapit sa amin. So, for almost 3 months. But then, nung malapit na napapaalisin na kami, it is very unfortunate na ang usapan kasi is all expense paid, including our airfare, tapos yung tirahan namin since sa barko naman kami. But then, pag nung pipirma na kami ng contract, inihinga na kami ng 400,000 pesos for replacement fee. So sabi ko, hindi ko kaya kasi malaki na rin yung nagastos namin along the way sa pagpaprocess ng mga trainings, sa mga seminars po, and all the stuff. And yun po, naisip ko sa sarili ko, siguro, baka hindi rin ito para sa akin kasi yung isang taon na sayang din. So baka may ibang karera para sa akin. So at that point po, naisip ko naman na ano, pinasok ko naman yung mundo ng pagiging ano, medrep. Nag-medrep naman ako, sir. But then, sa pag-aahente, hindi rin siya madali. So, kailangan mo rin mag-undergo ng trainings, araw-araw exam, pero libre naman yung accommodation plus meron ka pang allowance. Unfortunately, sir, sa 4 na company na pinag-applyan ko, in 4 succeeding months, hindi rin ako pinalad. Laging beyond ako sa score na kinakailangan. So, sabi ko, ano ba yan? Parang ang hirap naman yata ng mahirap abutin kung ano yung pinapangarap ko. So sabi ko, hindi naman dito natatapos yung buhay. Hanap po ulit. Until such time na may isang company na talagang pinagbutihan ko, binigay ko yung buong sarili ko, buong puso ko. So nakapasa naman po ako sa training at last sa 5th company. So nag-work po ako sa pagiging med rep for almost 10 years. So yun po.
sa pagiging ahente, nagkaroon din ako ng fulfillment. So every year, I hit my target. Then nabigyan din ako ng chance to go abroad. Kasi incentive po yun. Nabigyan ako ng kotse na magagamit ko for sa trabaho. Then yung allowance. Then yun po. So sa buhay ko, sabi ko, parang ito na. Ito na yung siguro hinihintay ko na magandang break para sa akin. So until such time po, 2019, dumating ang pandemya. So sa hindi inaasahang pagkakataon, yung malalaking kumpanya, kailangan po nilang magbawas ng mga tao. And isa po sa mga company na ganun, yung company na pinapasukan ko po. So all of us, ng mga empleyado, is binigyan naman po ng chance na makapagsimula ulit, binigyan kami ng parang retirement fee dun sa according sa years na pinag-stay namin sa company. At that time, sir, talagang medyo gumaganyan ang buhay namin dahil that time din is nabuntis yung asawa ko for our third child. So since pandemic, it's very coincident na yung last day ko sa company, yun naman yung panganak ng asawa ko sa third baby namin. So at that time, sabi ko, ano na gagawin ko? Kailangan ko pa rin magtrabaho since pandemic nga. So wala naman kasing company na pupwedeng mag-hire at this time dahil due to mga restrictions. So sabi ko sa sarili ko, siguro it's about time na subukan ko ulit na mag-take ng board sa pagiging nurse. So since yun po, nag-enroll ako sa isang review center and July 7, 2021, I took the board exam on Baguio City. And after a month, yun po, sobrang saya ko dahil I was able to make it, nakapasa po ako sa board exam. Then, sabi ko sa sarili ko, ito na siguro yung hinihintay kong break again. So, nag-apply ako dito sa malapit sa amin as community nurse. So, natanggap naman po ako, sir. And since yung pamangkin ko naman kasi is nasa New York, so in-encourage niya ako na mag-take ako ng NCLEX. So wala naman po kasi ako talagang idea about NCLEX. Ano ba ang NCLEX? So mag-take na naman ako ng board. Parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko na yata kaya kasi buong buhay ko palagi ako nag-exam. So sabi niya, sige, tutulungan kita. O, sige, sabi ko dahil kulang na rin ako sa budget. So nag-inquire po ako sa mga agency. But then, sa ibang agency nakita ko medyo mahal, mataas ang ano, sa pagpa-process ng papers para magkaroon ka ng ATT. Yun. Sabi ko, di ko kaya. So, until such time na naisipan ko naman na may chat yung kaibigan ko and classmate nung college na nasa Amerika. Tinanong ko lang kung kumusta na siya. And sabi ko, I'm planning to take NCLEX. Paano ba? So, ang sagot niya agad sa akin, gusto mo i-assist kita. So I was very happy that time. Kasi, sige, sabi yung gano'n, pupwede ba? So binigyan niya ako ng mga requirements. So inayos ko lang, punta ako ng PRC and everything. So after 6 months, dumating yung ATT. So in-schedule ko yung exam ko, June 20, 2023. So that was my first attempt to take NCLEX. As usual, enroll po ako sa isang review center. Pero that time po, hindi na ako nakakuha ng few banks kasi talagang sad-sad na din po. Wala na akong budget. Sabi ko, baka ito na lang din yung i-maximize ko na lang kung ano ang resources na meron ako ngayon since baka ito naman makatulong sa akin. So, yun po. Yung pag-review ko nung first kong pag-exam is hindi madali kasi that time nagjo-duty na rin ako sa hospital. During that time din po, very minimal yung kasama ko sa hospital since yung mga kasama ko, 12 kami, 5 na lang kaming natira dahil nag-abroad na lahat. Umalis na silang lahat sa hospital. So kaming natira is 24 hours na naging duty namin. Nahawak namin ng ER, OPD at the same time. Nag-a-admit din po kami ng pasyente. Sabi ba, parang napakahirap, baka di ko kayanin. So, natili pong ganun. And kapag nabibigyan naman kami ng chance to review, mga 2 days, ganyan. But then, pag Sabado at Linggo, talagang hinahamon kami ng pagkakataon. Maingay dito sa banda sa amin. Dito nagpa-practice yung banda. So, Sabado ng umaga, alas 8, matatapos yun, alas 5. Dalawang araw. So, sabi ko,
Napakasakit ng ulo ko, di ko na maintindihan yung inaaral ko. Napakaingay pa. Until na ang ginagawa ko na lang po that time, sumasakay ako sa sasakyan, naghahanap ako ng lilim, doon ako nagre-review. Then dumating yung time na mag-exam na po ako, June 5. June 4, pa-enroute kami sa Manila. Nagkasakit naman yung bunso ko. Ang taas ng lagnat niya. So, sabi ko sa asawa ko, sige, tuloy na rin natin. Nagdala na lang kami ng gamit, mga injectables, as well as yung swero, just in case na kailanganin niya. So, doon na lang sa sana, maitagpos ko na lang itong exam, baka uwi tayo ng maaga. And yun, dumating po yung exam ko, talagang nasyak ako. Full of SATA, case studies, 10 to 12. And pakiramdam ko, lahat ng inaral ko during the past months, wala doon. Parang naging shotgun exam ang nangyari sa akin. Ang iniisip ko na lang that time, matapos. Pero sa pakiramdam ko talaga, hindi ko I cannot make it. Talagang wala. Sabi ko sa sarili ko, Lord, tulungan mo ako na sana. At least man lang may maipasa ako dito sa mga tanong, mayroon akong masagot. Pero talagang pag tinitingnan ko, every click ko doon sa mga tanong, lagi akong napapakamot ng ulo dahil hindi ko talaga siya alam. So, nag-stop yung exam. At na number 85, lumabas ako ng person view na talagang malungkot na malungkot. Sabi ko sa sarili ko, sana himala na lang ang makakapagsalba sa akin. So during that time po, talagang malungkot ako from Manila to Nueva Ecija. Hindi ako makausap ng asawa ko kasi talagang iniisip ko doon. Siyempre po, yung pinaghirapan ko for the past months, siyempre yung gastos na hindi naman madaling kumita that time kasi dito sa pinagtatrabuhan namin nas maliit lang naman yung sahod. So pinagkakasya lang din namin yung budget to the health ng family namin. So nakakaraos kami. And yun, after 48 hours dumating yung result, pinakamalungkot sa lahat. Nakita ko yung apat na letters fail. So I was very devastated that time dahil I have to start over again. So sabi ko, baka hindi para sa akin yung NCLEX kasi pakiwari ko, binigay ko naman yung the best ko. But then, yung best ko is hindi enough. Siguro, merong mga kulang. So, yun yung pinag-denial ni Lion ko for the whole week. Whole week po talaga ako for one week. Malungkot na malungkot ako. Hindi ko ma-express kung ano yung nararamdaman ko. But then, parang ano, until yung asawa ko nga, thanks to my wife and my family na nakasuporta, sabi niya, kaya mo yan. Mag-take ka ulit. Maitatagpos naman natin yan. So, nagulat ako dahil pinag-setup niya ako ng magandang table na may lampshade pa, tapos nilagyan niya. Binigyan niya ako ng study room na maganda. Nice. Na-boost ulit yung personality ko. Na-boost ulit yung pagkagusto ko na mag-take ulit ng board. And I am very grateful through the help of Health Carousel. Nakapag-enroll po ako sa IPAS. So, yun. Second review, hindi rin po madali. But this time, nagpapasalamat po ako kasi kila Sir Jay na kahit na malayo sila, na i-chat namin. Nag-chat ko personally. Nakakapagtanong po ako dyan kila Ma'am Rosana, kila Ma'am Haya, kila Sir Emil, sa inyo po, Sir. Sabi ko, sir, kulang po ako sa budget. Ano po ba ang pwedeng kung maging Q-Banks? So, kung kulang ka sa budget, pwede kang Archer. So, I took Archer po. So, ang ginamit ko lang for the whole review is IPAS materials. Then, yung Q-Banks ng Archer, which is natapos ko naman before ako mag-exam. And yun talaga, tinapos ko rin po yung rationale. Talagang chinaga ko siya at very point, lahat ng mga dapat kong malaman. Then, yun nga po, naging challenge din sa akin is, along the review, I have guilt feelings sa mga anak ko kasi gusto ko talaga makapasa this time. Sabi ko sa sarili ko, this is the last siguro. Nasusungitan ko sila dahil siyempre, minsan, papasok sa room. Hindi natin maiwasan. Kumbaga, naisip ko na lang lately na naging harsh ako masyado. Parang ganun. Eh kasi kailangan ko naman. So, parang hindi ko naman ma-justify sa sarili ko. Ano ko yun? Pero, nagkulang ako sa kanila. Yun siguro yung naging ano ko po. Then, March 20, 2024, second exam ko. During that time po,
March 9, hindi naman kami nakatulog, magdamag. So, at 2 p.m., bumiyahin na tayo, sabi ko sa wife ko. So, bumiyahin na kami pa Manila. Then, sabi ko sa kanya, bibigyan ko naman yung chance sa sarili ko na matulog pagdating natin sa hotel. So, nag-check-in po kami sa One Pacific kasi walking distance lang po. And dumating yung exam day ko. As usual, this time po, parang pakiramdam ko sa sarili ko, marami yung baon. Marami kong bala. So, dumating yung exam, panay sa ata. Studies na naman. Siguro sa nasa 13. 11 mahigit ang studies ko. So, sabi ko sa sarili ko, but this time, I am confident na kahit papano, may nasagot ako. Including sa SATA, na para sa akin dati is mahirap na mahirap. Ngayon, medyo mahirap na lang. So, sa mga baon kong concept na natutunan ko sa IPAS. Then, after 48 hours po, umuwi na kami. As usual na naman, yung paghihintay, yun ang pinakamahirap sa lahat. Talagang from time to time, masasabi mo sa sarili, para akong baliw kasi check ako ng check. Meron na bang result? Dumating na ba yung result? Andiyan na ba? Until such time, nasabi ko sa sarili ko, dito na lang ako sa room. Kumuha ako ng konting inumin, alcohol, para pag nakita ko, celebrate. Hindi naman ako himatayin. Kung bagsak man ulit, manhid na yung katawan ko, parang ganun. So, nung dumating yung time na meron ng result, ang una kong ginawa, inakap ko yung mga anak ko. Nakita ko, I pass. Thanks God. Sabi ko naman, nagbunga na rin yung paghihirap ko. Nagbunga na rin yung mga dasal ko na araw-araw na lagi na hinihiling. Na sana Lord, kung hindi man ito para sa akin, may ibibigay kang mas the best. So, in God's time, in God's perfect time, binigay niya naman, sir. Ang tagal ko nang hinihiling sa kanya na makapasa ako sa NCLEX. Yung sir, naging journey ko nung sa pangalawang exam, sa NCLEX exam. Hindi naging madali para sa akin. Talagang masasabi ko po na dumaan ako sa butas ng karayom. Kasi nung malapit na exam, talagang for a week, hindi 2 oras lang po talaga itulog ko. Kahit na galing ako ng duty. Kasi meron akong nami-miss out ng mga concept na kailangan akong balikan. Kasi hindi ko naman masabi sa sarili ko na, although ngayon alam ko siya, maya-maya nakakalimutan ko na. So, hindi na ganun ka-sharp yung memory ko pagdating sa memorization. So, sabi ko, kailangan ko talaga ulit-ulitin. Which is yun na may sinasabi ng mga mentors namin sa, natin sa iPads. So yun po sir. Thank you, Sir Jomel. No? Ramdam na ramdam po namin yung struggle po or yung obstacle na na-experience nyo. At being a father po is very difficult. Especially, you have to juggle po yung time between your wife, your children, and for your review. Yes. So, talaga po, iba yung hirap na pinagdaanan nyo for this journey. And I know it's really worth it po, no? And I know na dinededicate mo rin to, not just for yourself, but for your family, to give them a brighter future po. Yes, sir. And hearing those stories po, no, from the beginning na nag-start or nag-fail po kayo sa PNLE, na hindi nyo po alam kung saan kayo dadalhin ng tadhana or yung career nyo, ano ba talaga ang para sa'yo. So you have to check yung mga other opportunities na mag-fit sa inyo. And luckily po, thank you dun sa pamangkin ninyo na nag-push din sa inyo sa NCLEX. Yes, sir. Somehow, siya yung nag-open ang door for you. Parang binigyan ako ng idea for what is NCLEX. And we are also lucky na Health Carousel have helped you po, no? Enrolling for the online review po ni IPAS naman. Tama po ba? Yes, sir. Ayun, sir. Being a med rep po, no? For 10 years. Sa tingin niyo po, ano po naging contribution po ng working experience niyo as a med rep and working as a nurse while preparing for your NCLEX naman? Well, kasi sir, sa pagiging med rep kasi, in line sa profession ng mga nurse, so isa lang din na may aim nila eh. Pagkaroon ng better health sa mga pasyente, which is yung mga gamot, na we have a lot of studies na makakatulong sa mga different diseases. So, yun po. In line doon sa nursing profession, which is sila naman yung tagapagbigay.
Magbibigay ng mga pharmaceuticals ng effective and mabisang gamot, which is na ibibigay naman ng mga competent nurses, na which lead to magkakaroon yung patient ng gagaling yung mga patient doon sa mga illnesses, mga diseases na meron sila. Thank you for sharing, Sir Jomel. We also have a lot of students na nagbabalik loob na sa nursing naman. Marami po tayo na nanggagaling sa iba't ibang industry kasi nabibigyan na po tayo ng opportunity sa US, sa Canada, and Australia. No? So may mga bagay po talaga, or this is our time na rin. Eh. I mean, during the pandemic, yan yung nabigyan ng door sa atin mga nurses, most especially sa mga walang experience sa bedside. So, sir, how did you, ano po, I know this is the second time po na nag-take yun ng exam. What was the difference po between your first take and the second take po when it comes to your review naman? When it comes to review, sir, kasi yung first take ko is concept is there, but then yung para siyang kulang na hindi lang siya pwedeng, kailangan continuous practice pa rin. Mahasa yung isip natin doon sa mga on how yung NCLEX, kung paano siyang magbato ng tanong. So, yun ang malaking difference kasi at my second take, meron po akong Q-Banks. Especially yung Q-Banks din ng IPAS, which is yung madami, minaximize ko talaga sa it. Talaga, nalulungo ako sa score ko dahil napakita ng tanong. Yung 1 to 100, talagang dukduk ako. Hindi ko na maintindihan, nararamdaman ko kung tutuloy ko pa ba o paano. But then it really helps para ma-sharpen yung mind. Masanay po sa pagsagot sa mga mahihirap na tanong. So, yun po yung naging difference. And then, yung second review kasi with IPAS is makikita mo talaga yung reason kung bakit, halimbawa, for instance, yung speech reading ECG, yan, kung paano siya nagmula. Ano ang paano nagkaroon ng paano mababasahin yung ECG strips. So, yun siguro yung pinagkaiba. Dito sa IPAS, kahit na sabihin natin na pang doktor siya, yung tipong maintindihan mo, ba't naging ganun? Yung ABG analysis, sir. So, yun, bakit mataas to? Paano nangyari yun? So, dito sa IPAS na i-explain mabuti. Nasa sa'yo na lang kung talagang ma-maximize mo yung type mo para intindihin mo isang bagay, or kaya naman is just pass by na lang para dumaan na lang, ganun. Kasi ako, sir, talagang konti lang yung time ko na makapag-aral. Talagang like every subject po, siguro mga 2 times ko ulit. Talagang kung hindi ko maintindihan, ulitin ko siya ulit. Para second time around, kung hindi ko man nag-grasp lahat, partly, may naintindihan ako. That's nice to know, Sir Jomel. No? Talaga, IPAS, yung mga IPAS educators po natin, they will not just ano po, say the ano definition and terms and all. I-explain nila sa inyo until you get it. Yes. And they are very approachable when we have questions. Tama po ba? Yes, sir. Like what you did, no, sir? Very, ano, kasi gusto po nila, no? Gusto po nila maintindihan nyo for you to pass the exam. Because yes, ang NCLEX is not about just definition and terms. Eh. It's about how to be a safe nurse. Yes. How to be a safe nurse in USA. Yan, sa Canada, tsaka sa Australia. Kasi, in the end, yun din po ang gagamitin natin in the future. Definitely po, no? After passing the exam, nami-miss nyo yung mga lectures. May yes. IPAS. Yes. Ayan, Sir Jomel, we want our classmate wanted to know po. How did you structure your study schedule naman for this recent exam? Even po kasi na galing ako sa duty, which is 24 hours na po. Pero see to it na makatulog ako kahit 2 oras. Sinasabihan ko naman yung ka-duty ko na iglip lang ako kahit 2 oras. Then, pagdating ko sa bahay, magtitik talaga ako ng Q-Banks ako kahit mga 100 lang. Then, matulog magpahinga ako ng mga ilang oras. Sa hapon, magko-concept ulit ako. Then, after the concept, magko-Q-Banks ulit ako sa gabi. Then, kapag may time pa ako, yung babalikan ko yung morning na exam ko, kung ano yung kumababa ako doon, yung mga rationale, babalikan ko siya kung saan ako nagkamali. So, upon that, ano po, nag-chat din ako ng notes kung saan ako yung mga areas to improve, mga ganun po. Diligently ginagawa ko po yun kahit na kuyat. Kasi
Ayoko na ulit na bumagsak for the second time. Actually, parang ano yan, sir, no? Yung mindset natin. Yes po. You have to remain a positive mindset all throughout the preparation, no matter what cause, kung ano man yung magiging situation natin, no? Kasi, like what you said, sir, no? You felt na nawawalan po kayo ng time sa family niyo. And it really Totoo. takes a lot of sacrifice having this review. Masasacrifice po talaga dyan yung personal life niyo, yung family life, and yung career somehow. Kasi yung focus natin, not 100% talaga, lahat nasa kanila. We have to give some percentage para sa review natin. Kasi all in all, pag ito na ipasa natin, it will change your life ever. And lahat ng mga pinaghirapan natin, magiging worth it talaga. And sir, how many months po yung pagre-review nyo po for this second time? For the second time po, mag-start ako nung December, January, February. 4 months po. And may mga ganun, sir, it's good po na na-share nyo rin, at least sa mga classmates natin, no, na who are retakers, maka-pick up po tayo ng advice from Sir Jomel kung ilan months ang interval na pwede nating i-take ulit for the exam. And we are really hoping po, no, for this time around, you will pass it. So laban lang talaga tayo. And sir, we are so ano curious po how about your time management po. Paano niyo siya nababalance between time for yourself, for your family, your career, and for this review? Sa career po kasi may time talaga kasi kinukuha niya 24 hours sa isang araw na duty. Talagang ang naging fallback ko lang talaga sir is yung time ko sa family. Talagang nag-focus ako dito sa siguro mga 2 oras lang para sa pamilya ko. But then balik na ulit ako sa review. Ginugol ko talaga yung time ko sa pag-review. Actually, sa totoo lang sir, talagang sumasakit na yung dibdib ko sa kakakape. Kailangan akong to stay awake. So pinaka maagang tulog ko is 1 o'clock. Then gigising ulit ako mga around 4. Magbabasa lang ako doon kapag day off kinabukasan. So basa lang po para at least ma-retain sa isip ko kung ano yung mga naaral ko in the past days. Kasi napansin ko sa sarili ko, madali kong makalimutan kapag hindi ko kapag wala akong consistency sa pagbabasa, sa pag-review. Mababaliwala na naman lahat. May ma-retain konti. So, kailangan ko continuously maano ko yung mind ko na ito yon, ito yung gagawin ko. Yun po. And na-share niyo po kanina, Sir Jomel, no? That napanood niyo po ang recorded for the second time. Twice po, no? Kasi ang technique po talaga dito is repetition. Yeah. Repetition is the key. Consistency is the key as well. So, kung wala itong dalawa sa mga pinaka-importanteng bagay na hindi natin magagawa, it's really difficult for us, no, to pass the NCLEX. So, it takes a lot of ano, commitment talaga para dito. And yung what you did, sir, no, you have an effective time management by prioritizing somehow your task for yourself, for your family, and for your career, most especially for your study. You created a realistic po, no, study schedule kasi yan yung situation mo ngayon eh. You can only allot time, sabi nyo nga po, 2 hours for your family. I know it's not enough, but at least you are giving some time for them para makapag-spend ka naman for your kids din. No? You have to allocate talaga the time for studying, but also make sure po yung schedule, no, i-breakdown mo talaga yan. Lalo na po pag ang mental health talaga natin ay affected. I know you have a lot of things going in your mind during your preparation. Parang, how are you gonna support the family po, no? Paano naman ang magiging career mo? And most especially, yung concern mo dito, if you're gonna pass the exam. But what you did, sir, you have remained po being resilient and you have stayed positive all throughout. Minsan may ganyan ding ano rin, instances, no? Like, last ko na to. Nasa isip natin na hindi ko na nakikita sarili ko, nauulitin ko to. I'm gonna fight for this. And saludo po ako sa'yo, Sir Jomel, na nalagpasan niyo po after all the struggle. Kasi medyo ramdam ko rin po. No? Hindi naman po ako tatay, pero alam ko po talaga paghihirap ng isang magulang para intindihin yung mga anak. I mean, not as a father din po, para sa mga classmate natin. May mga anak din po and asawa. Talagang mahirap po, no? Masakit din sa puso talaga na hindi makapag-spend ng time sa family while you are creating your future, not just for yourself, but for them. So, in the beginning stage, it's really heartbreaking po. Pero naman, after passing the exam,
parang overwhelming naman ang feeling. So sir, what are your techniques po in building mastery concept bukod sa repetition po, no? How do you assess po yung weakness mo and your strongest point when it comes to your review sa mga topics naman? Even before po kasi sir, sa mundo ng pagme-medrep, kasama talaga yung memorization. Ang ginagawa ko, memorization, naharap ako sa salamin. Para akong tinuturoan yung sarili ko, para akong nagtuturo. Yes. That is the way na sa tingin ko, yung technique ko sa sarili ko, na nare-retain ko ano yung nabasa ko, ano yung inaral ko. Minsan, napapansin nung para akong baliw, kinakausap ko yung anak ko. Di ba anak, ganito yon, ganito. Kinakausap ko po. Nakasagot naman siya. Di ba yung ibigyan, yung ano ba yung normal values ng RBC, di ba? 5 million to 6. Hindi niya naiintindihan. Yun, yun siguro sir, yung isa sa mga naging technical, plus yung repetition, yun, pagbabasa ng madalas, paulit-ulit. Sabi nga ni, tinake ko yung advice ni Ma'am Rosa na memorization naman talaga is, hindi naman totally kailangan, but then ang kailangan talaga is, maintindihan mo talaga. Kasi yung naging baon ko rin po sa NCLEX, kung merong kang solid foundation, baling-balig ta rin man yung tanong, yun at yun din pa rin yung isasagot mo. Unlike yung kakabisaduhin mo lang kung ano yung sagot sa tanong na yun. Pag nag-twist, pwedeng maiba yung sagot. So, yun sir. Yun yung isa sa natutunan ko sa one of our mentors sa IPAS. That's nice. Kasi minsan yan talaga yung ano eh, makakuha tayong mga advice coming from the educators natin. Not just from our educators, no? From our coaches na rin. Kasi minsan sila yung nagbibigay ng ano eh, ng peace of mind while you are reviewing, di ba? While you are preparing for your NCLEX, they are giving you some advices and tips paano talaga malabanin itong NCLEX. Sir, na-mention niyo po kanina, no? That sa lahat po ng pinagdaanan niyo, hindi niyo po na-mention, I'm not sure po, no? How did you deal po with the stress during your NCLEX preparation? And how did you pick yourself up po from those challenges? Actually, sir, maraming time na gusto ko na talaga ng sumuko. So, ang ginagawa ko na lang talaga is pause for a while. Kung kinakailangan mo iiyak, iiyak mo. Kasi mabigat sa dibdib eh. Isigaw mo, di mo na kaya. Parang ganun. But then, realization naman will come to you, especially kapag naisip mo yung pamilya mo. Isipin mo yung mga anak mo, mga umaasa sa'yo. That is the time na you will regain your strength to keep on going. And yun, manghingi, kasama na rin dyan sir, yung napakalaking factor yung magdasal ka. Mag-pause for a while, examination of conscience, ano ba talaga yung gusto mo sa buhay, iiyak mo sa Diyos, kumbaga, sabihin mo sa Kanya lahat, Lord, di ko na kaya, tulungan mo. Yung pagdadasal po, yun ang di ko talaga kinalimutan kasi yun ang nagbibigay sa akin ng strength na ituloy. Talagang dumarating yung time na masakit na sa yung ulo ko dahil sa dami ng inaaral ko, di ko na alam kung alin yung aaraling ko pa. But then, kapag nagdasal ako, ayun, mag-regain din ano. Parang sinasabi niya, magpahinga ka muna. Pause for a while, take a rest, then afterwards, yun, refresh ka na ulit. Sa naging review ko, yun sir, yung ginawa ko po. That's nice to know, sir, no? Pag may mga bagay po talaga tayo na we feel, pag may mga self-doubt po, o we feel down po, no? Minsan, hindi natin naiisip kung ano ba yung dapat natin gawin. And what you did, Sir Jomel, you just have to pray and surrender it to the Lord. Kasi siya ang nakakaintindi sa pinagdadaanan ninyo. And look at the people around you po, no? Yung mga taong nagmamahal sa'yo, nagsasupport sa'yo. They're just there. Kahit sa anumang situation na pinagdadaanan nyo, titingnan nyo lang po yung mga anak ninyo and you feel, ma-feel nyo ulit yung purpose nyo on why you are doing this. Parang, tama pa yung sinabi nyo, when you feel tired, remember to take breaks lang and get plenty of rest kasi your brain po, ano, needs time to recharge talaga. Hindi naman po yan, ano, no, 24 hours na gumagani. Napapagod din talaga kung ang puso natin napapagod, lalo ng utak din natin. Yes, sir. You just have to keep a positive mindset and yung i-visualize mo yung sarili mo that you're gonna succeed on your exam day. And I know na nag-aral din po kayo on your first attempt, but reviewing past mistakes po can really help you learn and improve
for your future. Kasi iba rin po yung paghahanda nyo on the first try and the second attempt. Yes. Sir Jamel, what would be your advice po for our classmates who are going for their second attempts or few attempts pa? Sa mga nurses ko po, siguro ang may piece of advice na keep the ball rolling. Have faith in yourselves. Magtiwala lang tayo sa sarili natin. And have faith in God first and foremost, na ibibigay niya yung mga bagay na hinihiling natin kung makakabuti sa pagkatao natin, makakabuti sa buhay natin. Then in times na parang ayaw mo na, yun nga, nabanggit ko kanina, keep a moment of silence. Ramdamin natin yung presensya ni Lord, the Spirit of God. Pakiramdaman natin na gumagalaw siya sa buhay natin. Then that's the time na marirefresh tayo. Tulad na nabanggit din ni Sir na yung purpose natin kung bakit natin ginagawa to is marirenew, marirefresh natin. Then I strongly believe na walang imposible kay Lord kapag ginusto niya. Talagang panghawakan lang natin, tiwala sa sarili, not being overconfident, but then yung tiwala rin kay Lord na everything would be possible kung sa right time na ibibigay niya sa atin. So, yun lang po, sir. Thank you, Sir Jomel. For sure, talagang ramdam ng mga classmates natin ang advices and tips ninyo. Yes. So, Sir Jomel, no, sino po ang coach natin? Si Ma'am Jessie Remoneras, sir. Si Ma'am Jess, how did Ma'am Jess po help you with your NCLEX preparation? From the time po kasi na nakausap niya ako, even yung before na mag-review ako sa IPAS, kasama ko na siya. So tinatanong niya ako. And sa ibang mga coach, which is, yung talaga po iba talaga, di ko na matanda. Ma'am Jessie kasi, napaka consistent niya kahit na even nakakausap ako ng ibang coach, nungumusis na lagi. And even the day of my exam, nangungusap pa rin siya. Tsaka yung the day of the exam, kaya nagbibigay naman ako sa kanya, sir, ng mga updates. So, sinamahan ako ni Ma'am Jessie from the time na nakausap ko siya until the end na makapag-take ako ng NCLEX exam, sir. So, I'm very thankful to Ma'am Jessie. Thank you, ma'am. For sure. For sure, Ma'am Jessie will be able to watch po your videos. Later yes. on, sasabihan ko siya. So, sir, no, what was the best advice did Ma'am Jess provided you? Si Ma'am Jessie kasi, sir, is a woman na masyado ano ba tatag siya. Strong woman siya. So, puro positive. Positive thinking. Hindi mo siya kakikitaan ng, ano, ng negativism. So, puro positive lang yung binibigay niya. So, kaya mo yan, sir. If ever man na even yung mga tips kung paano mo mako-conquer yung NCLEX, nagbibigay siya lagi. Have faith in God. So, yun. Until now, nagkakaroon kami ng communication ni Ma'am Jess. So, I'm very thankful to Ma'am Jess. By the way, Sir Jomel, no? Speaking of Ma'am Jess, nakikinig po pala siya ngayon while driving po on her way home. Ano po yung message nyo kay Coach Jess? To Ma'am Jessie, yun lang po. Keep it up. Sa mas marami po kayong matutulungan na mga kamukha ko na nag-aspire na maging USRN. Through your help, na-inspire din po ako sa mga thoughts, sa mga advices na binibigay nyo. And God bless you more, ma'am, and good health for you and your family. Thank you so much po. Nice. For sure, baka maiyak si Ma'am Jess niyan later on. Thank you, Sir Jomel po. No? Ano po, how did IPAS naman po help you with your NCLEX preparation and in achieving your goals? IPAS po kasi is, nabang ito nga nung una, is very unique po yung teaching and the students po. Kasi inuugat niya talaga kung paano nangyayari ang isang bagay. The point of origin of everything para maintindihan ng mga estudyante. In fairness, nung college, which is hindi naman talaga na i- Although hindi naman na-expound mabuti. But then in through IPAS, talagang makikita mo although maraming materials, kung titingnan mo siya mabuti, aaralin mo siya mabuti, mas ma-appreciate mo. Kasi darating yung time, mapapaakan na. Yun pala yun. At least naiintindihan mo kung bakit naging ganun. Unlike before na it's just a simple definition, yun lang. After which, hindi mo na alam kung saan ang galing, paano nangyari.
mga tipong ano, sir. Through IPAS kasi meron kong deep and solid foundation of concept, which is may impart mo and magagamit mo, especially in answering mga case studies. This is very, very great help po para sa akin, yung tulong na IPAS. Thank you, Sir Jomel po. No. I agree with you with regards to IPAS po, no, buong review program. They will not just give you po, no, the education or your lecture na kailangan mo. Nandyan din po yung, it's a holistic care. Parang yes. It's a holistic approach, no? We have the coaching program, which is one of the best din, no? Na program ni IPAS. And lectures din po, no? Our educators. They just don't provide you the topics or yung mga kailangan nyo malaman. They will give pieces of advices while you are going through this NCLEX preparation. And, sir, can I confirm po, no? Hindi po kayo nag-process sa IPAS, no? Ng documents ninyo? Hindi po. That's okay po, no? Different cases, different scenario naman po, no? So, to those who are watching, who have not yet undergone their documents po, while they are still in the review of IPAS, you can message po or email IPAS Processing to know more on how to proceed with your preparation po, or how to submit the documents para po makatulong na po sila submitting po your documents to the Board of Nursing po in different states or continent. So, thank you, Sir Jomel po, no? And napaka-strong po ng personality ninyo. Iniyak nyo yung mga bagay na kailangan iiyak. Sinurrender nyo kay God. It doesn't take less of a man naman po, no? Pag iniyak mo. Kasi lahat naman po tayo, tao lang. We have our soft spot din. Talaga kailangan natin somehow we surrender kay God ang mga problema din natin. Ang nagustuhan ko po is you remain positive po. Having positive mindset throughout the preparation process can really help people to be more motivated and focus on your goals. And gusto ko rin po na mention nyo yung tiwala sa sarili. You have to believe in yourself and your abilities. These are the keys po, no? In overcoming challenges para staying resilient all throughout your NCLEX preparation. And nandun po, sir, yung commitment ninyo. Hindi kayo nag-give up sa lahat ng mga challenges na dumaan sa inyo. I know there are times talaga na panghihinaan na kayo ng loob. Hindi nyo alam kung saan na kayo dadaling na tadhana o anong career ba ang kailangan natin itik. But if this is your time, it's your time. Talaga eh. Kanya-kanyang timeline tayo. And walang nahuhuli sa panahon ngayon dahil ang nursing ay walang age limit sa ibang bansa. Yes. Tama po ba? Yes po. So, sir, you're turning 40 this year and I know life starts at 40, sabi nga po. Yes. But it's true po, no? Probably, ito na talaga ang time mo for you to become a registered nurse in USA. And what you did, sir, you have self-discipline. Ginawa niyo po is yung routine nyo by setting aside po yung mga dedicated time each day for your preparation. Like kunyari 2 hours sa anak nyo, ilang hours sa studies, and sa work nyo po, no, nabibigyan nyo pa ng oras para makapag-review ko yun. Yes. So you somehow ina-avoid mo yung mga procrastination and you stay focused on your goals talaga. And sir, no, sa mga ano po, classmates po natin na wala pa pong coaches, what will be your advice for them? Siguro po sa mga wala pang coaches, mas maganda po na magkaroon tayo ng isa para at least at times kung talagang pinanghihinaan ng loob, meron tayong coach na agapay sa atin and makakaintindi sa pinagdadaanan natin kasi once upon a time naging ganun din sila. Maiintindihan nila yung mga time na pinanghihinaan na tayo ng loob. And most especially, sir, sa mga coaches natin, i-guide nila tayo talaga. Especially, time management, anxiety, management. So, yun. Hindi ko nga lang, sir, na-avail yung anxiety, which is nawalan din na rin ako ng time. Pero sabi ko kay Ma'am Jessie, okay, sige ma'am, okay lang po na ano, siguro 1 week before, sabi ko, kasi may free daw po kasi ano, kakausap ng isang site. So, hindi siya na avail. But then, may advice ko lang po, take one. Eh, kung saan po tayo mas magiging comfortable na may share natin lahat. So, yun po. Mas maganda po na meron guided tayo ng mga coaches natin. Which is, yun kasi naging kulang din sa akin before nung nag-take ako ng first exam. Wala akong coach.
Ayun, sir, no. But thank you po for encouraging our students to avail their coaches. Para po sa mga nahihirapan din, no, how to start, don't know where to start, you can book po your initial coaching session. Please check your email sa ma'am po para makapag-start na rin, no, ang review natin. Sir, how did you ano po? Did you encounter paano po ba? Parang may moments po ba of realization or breakthrough during your preparation that helped you improve? Ang realization ko lang lagi kasi sir, wala akong ibang choice kundi ipasa yung NCLEX. Talagang sabi ko sa sarili ko, this is my last chance. Kasi nakikita ko na rin kasi sir yung hirap ng family ko na siyempre mag file ng exam is na cheap. Kailangan bumayad ng isang sahod ko na sir kasi yun eh. Nagbayad ako tapos yun. So sabi ko, yung para sa family ko, na ibibigay ko pa sa ano ko, sa pag-take ng exam. So yun. So yung naging motivation ko talaga is ipas. Ipas ako na yung NCLEX exam this time. By hook or by crook. Kasi sabi ko nga, laging sinasabi ni Sir G is temporary sacrifices leads to permanent results. So, yun po. Yun lagi ang inaalala ko. Matamandarian lang naman to. Time will come na matatapos din. So, yun po. Agree, Sir Jomel. No? Talagang, kung ilang months, no matter how many months po, no, ang preparation natin, it really takes a lot of sacrifice. Hindi naman importante kung 6 months, 8 months, or 1 year ang preparation mo. We just have to be consistent sa magiging review natin, slowly but surely. So thank you, Sir Jomel. With that, we would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Jomel Rivera Legaspi for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Sir Jomel. Thank you very much. I pass prize the same.